na meet since then? Yeah, that is the very sad issue that ever since she is here, but I didn't see her then. So bagay, no, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan niya. So sana okay lang siya. Yeah, actually, okay. we are communicating now through Facebook and Messenger. So she's still okay. Okay, at least kahit pa paano may communication. I know her situation. Okay. Iba naka 4 years kayo dito dati. So every year ba yung vacation niyo? Because iba kasi pag once you are under agency, you have to finish your 2 years before you can have your vacation. With free ticket. Yeah, free ticket back and forth. So that's, but when I'm done with the 4 years, ang ginawa nila is they give me only 1 week ticket to go back to Philippines. Then the sad fact, they ban me for 6 months here in Dubai. Sorry to hear. So nung umuwi ka, ano, marami ka ba mga pasalubong sa mga pamangkin, mga kapatid, mga kamag-anak? Since 4 years kang nawala. Yun ang mahirap kasi since nung umuwi ako ng Pilipinas, 10 months ako doon after, hindi ako umuwi sa Mindanao. I settled in Manila for 10 months without work. So yun ang ginawa ko, hindi ako umuwi ng Mindanao. So I just stay in Manila by myself, renting apartment. Yeah. So alam ba nila nung time na yun na umuwi ka? Yes. Ano namang sabi nila hindi ka umuwi ng Mindanao? They didn't ask me to come to their house or visit them. Kasi alam naman nila yung sitwasyon ko na I started from Philippines. Yes. So alam nila na financially I'm not stable at the time. So they are not obliged me to come to Mindanao. Okay, so far wala naman kayong mga kidwaan ng magkakapatid. Okay naman yung relationship nyo, even up to now. And yan ang mahirap ngayon, no? Just be realistic kasi I have a sister. She's asking me to borrow money. Okay. And then because I didn't let her borrow, it makes us separated now. She told me to block me in Facebook, but yeah, in reality, actually, I love them. But I don't want to they love me because of money. So I want them to love me because of who I am. So I send them, you know, as part of being abroad, we have to send box to the Philippines. So that's what I did to them. I'm sending them the balikbayan box or what is that? So I put clothes, something. Yeah, just to sustain what they need, not what they want. So nakailang beses ka nakapag-package yung mga time na yun? Kasi nung sa 4 years ko, siguro 2 beses lang kasi magkano lang yung sahod ko. Yeah. So for now, I think nakatatlong box na ako. Pero sa ibang sister ko ha, na hindi nagagalit sa akin. So nakapag-send ako sa sister ko na ano, nakatatlong box na rin. Wow. Ano namang feedbacks from your brothers and sisters or mga pamangkin about sa pinadala mong balikbayan box? Nakuha ba sila? Na-appreciate ba nila yung mga pinapadala mo? Yun, ang iba, sabi nga ng sister ko, thank you daw, pero alam mo naman yung satisfaction ng tao, we cannot meet their satisfaction. So just, this, para lang pinasiguro, pinaligaya lang yung puso na they appreciate, but still okay, at least may thank you na maririnig from them. Okay. Sabi mo nga kanino yung kapatid mo na hindi mo pinautang, so kumbaga hindi na kayo pati ngayon. So ikaw naman yung youngest, hindi mo ba siya nire-reach out na ganito ganyan? Hindi mo ba in-explain sa kanya na wala kang sapat na pera para mapautang sa kanya? Actually, sabi nga niya, bininak na niya ako sa Facebook. At that time kasi bothered din ako, so hindi na rin ako gumawa ng moves na ano, but actually, the truth there is nagsisin din ako sa mga ano nila, Facebook. Yeah, tinitingnan ko yung mga Facebook nila, what's happening. Mag-message ka na lang sa kanya kung anong gusto mo ipalaki. So, to my sister there, alam mo naman kung gaano kita ka, ano, my trust is in you actually before, alam mo yun. So, alam mo kung yung pagmamahal mo sa akin, actually, may pagmamahal din ako sa iyo, kaso lang yung mga words mo sa Facebook na it hurts me then. So if
kung nagkamali man ako sa inyo, I'm so sorry. So I hope na masettle natin to in a right time. Kung ano mang way na i-ano ni Lord sa atin. But actually, hindi ako nagkaroon sa inyo ng ano, samang loob or magtanim ng sama ng loob. But still, you are in my prayer. That's the only way I can do for you guys, to pray, pray, pray. Yeah, prayer is more powerful. Yeah. Than money. Yes, correct, ma'am. May message ka ba sa ating mga kababayan na mga OFW na katulad natin? So far, ang masasabi ko sa mga OFW na nandito na, ang ano ko lang sa inyo is, kagaya sa mga ginagawa namin ng mga ka-churchmate ko, during OFW, we spend it for the Lord, na nandoon kami sa fellowship for the whole day. We spend our time to learn more about the Word of God, which is help us a lot. That's the time na masasabi ko na, because we are not spending too much outside, so ang nangyari is talagang proven for me na nakapag-ipon. Kaya kahit ngayon wala akong work for the meantime, but I can still sustain to live even na ano, yung wala akong work. I paid for my boarding house, I paid for my visa. So, yan, by the grace of God, I sustain here na kahit walang work for the meantime, because the time when I got a work, I'll become a good steward of what I've earned, and then I entrust it to the Lord whatever I had. So that's all. If you have time, be it for the Lord. Yes, kasi amen. Yun lang naman ang ano natin is to live, not just to die, but just to give praise and worship to God. Okay, amen. May message po ba kayo sa ating mga kababayan na gustong mag-abroad? So para naman may adal silang matutunan at ma-inspire based on your experience. Sa mga kababayan natin dyan na may balak pang lalabas ng ibang bansa, ang masasabi ko lang is hanapin nyo yung totoong agency na nakakatulong sa inyo when it comes na nandito kayo sa abroad. Like what we have experienced, that we have an agency, that the time we don't like to work with that family, so we come out from that family and the agency will keep us, to put us in safe place. Not like napupunta kayo dito by your own visa. I had an struggle for 1 year that I don't have off. So kung gusto mo yung buhay na walang off, walang yung pamilya lang ang makikita mo, so be think about it. Yung pagpunta mo dito is talagang buong-buo ka. Buong-buong yung loob mo na haharapin ko to kahit anong mangyari. At saka huwag niyo kalimutan, you always pray and entrust everything to Jesus, which is the author and perfecter of our faith. Kung ano ka man, Kristiyano, so be it to Jesus, huwag yung kilala mo lang ang God, but for Jesus. Okay, in addition to that, ma'am, no, so dapat kung mag-abroad din tayo, so kailangan buo yung loob nga natin, hindi yung nainggit lang tayo sa mga kapitbahay natin o sa mga kaibigan na nag-abroad, tapos mag-abroad din tayo, kasi kung ganun yung gagawin natin, hindi tayo makakatagal sa lahat ng mga pagsubok pag nasa abroad na tayo. So, yun nga, pag-isipan ng mabuti kasi yung pag-abroad hindi talaga madali. So, may experience natin dito yung mga hindi natin nararanasan sa Philippines. May message po ba kayo sa iyong mga kapatid, mga pamangkin na nandoon sa Pilipinas? Sa mga kapatid ko dyan sa Pilipinas, yung mga pamangkin ko, eto, kahit wala akong work, but still, I'm still alive, kaya huwag kayong mag-worry. And then, yun lang, even I'm not in touch with you in financial or in everything, but I'm in touch with you in prayer. Okay, ma'am. Maraming salamat. At sana mga kabayan, no, may aral tayong natutunan based sa experience ni Ma'am Ferby na mahigit 4 years na dito sa Dubai at nanggaling rin siya sa Saudi at sa Hong Kong. So, ang dami na niyang mga struggles na nasan, pero she still survived because of the, you know, grace of God. So, amen, ma'am. So, okay, mga kabayan. Kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and click the notification bell. Mabuhay ang mga OFW! Yes, mabuhay! Mabuhay, Philippines! Mabuhay, world!